What's up, guys? Thank you for watching my video. And for today's video, i-unbox natin. Hindi ko alam kung i-unbox or... Ay, teka, dumating yung partner ko. So, nagbablog ako ngayon. So, hindi ko alam kung i-unbox. I-unbox kasi hindi ko na siya i-unbox kasi nakuha ko na siya na sa sinag. So, i-vlog ko lang siya ngayon. Hindi ko i-flex. I'm not trying to upload this or vlog this video para mag-flex. I would like you to inspire at the same time mag-save. Na makapag-save ng small investment for 2022. And by the way, Happy New Year nga po pala sa lahat. So, this is going to be my very first video for 2022. Sensya na yung mga aso ko dumating sa department. And, yun, pag-usapan natin ngayon kung okay ba, sulit ko na bumili sa mga pawn shop yung mga na-remata na alahas. And I must say na 100% okay siya. Okay na okay. Kasi ito, this one, a crucifix na nag-range for 3 grams na bumili ko siya kanina, just this morning. Very, siya. Actually, akala ko sabi ko nung pala Japan Go nung nag-research ako. Waiting ko lang. So, ito yung receipt. Okay, just to let you know. I mean, just to show you. Okay? Ayan. Galing siya from Sinag. Tapos, ito siya ng certificate of cover. I don't know. Tapos, ito yung receipt niya. Ayan. Pangalan ko. Okay. By the way, shoutout nga po pala kay Miss Princess Mendoza kasi siya talaga yung reason kaya ako nagbablog. Na-inspire ako dun sa mga videos niya. And nakakatuwa kasi sana yung trabaho ko this 2020 magtuloy-tuloy para every single payout meron akong i-unbox or meron akong i-vlog na bagong yun, bagong alahas. So ngayon medyo na mas magandang investment siya. By the way, I'm a licensed financial advisor for Manulife Philippines. At the same time, I'm handling a small unit. Unit head po ako. Pero for the time being, dahil due to pandemic, naka-work from home po ako. And at the moment, I'm more responsible for recruiting people virtually. So, pero yun ang i-vlog ko. Saka na yung job ko. Ngayon, for now, ang i-vlog ko lang is more about yun nga, kung sulit ba na bumili ng alahas sa mga pawn shop na narimata. Kung sulit ba siya. Ayun yung pag-uusapan natin. So guys, i-flex ko siya. Ito siya. Yan. Ano siya eh, crucifix siya. Pansin ko lang, akala ko talaga Saudi gold. Pero nung tinignan ko yung mga markings, nakita ko meron siyang Japan na engraved. So, confirm, this is Japan gold. Saka ngayon, mas na-realize ko, mas maganda pa yung Japan gold kasi mas detailed siya compared dun sa mga Saudi na gold. Kasi ang dami na akong nakita ng mga crucifix, pero guys, hindi siya ganun kadetalyado compared dun sa yun na nabili ko. Saka nga pala guys, shoutout din kay tatay Uncle Sam kasi lalaman ko pwede palang magpa-reset ng mga alahas, yung mga uniform at pwede mong padagdagan ng gold content para mukha siyang solid kagaya nito. Kasi itong nabili ko sa classmate, medyo manipis siya. So ang tendency, nade-deform. Pag nade-deform siya, tapos dinala mo siya sa pawn shop, bumababa yung value. So mas maganda kung total nag-i-invest ka lang din naman, mamili ka ng mga scrap golds. Siguro nag-range na siya mga 1.5 to 1.6. Ipunin mo yun. Kahit sira-sira, punin ka, tsagaan mo. Ipunin mo siya. Tapos, dalhin mo siya sa blacksmith na trusted mo, yung pwede mo siyang ipareset. Or papabago. Sabi sa akin ni tatay kanina, pwede daw na mag-add lang ng mga, siguro, mga 2 or 3 grams para at least bago na siya. At mind you guys, hindi na siya yung, hindi mo siya antay overnight. Pwede ka nandun ka lang at the same time, titignan mo kung paano niya ginagawa. Especially pagka-simple lang naman yung design, walang mga details. Makukuha mo siya agad. At saka sa akin, very sentimental itong ring na to. So, ingatan ko to kasi yung partner ko tsaka ako. Yung dumating kami sa time na talagang totally walang-wala kami. Parang ang nangyari. Ito yung reason kaya nag-start kami ulit na mag-collect ng gold. Long before, may mga commission ako dati. Talagang totally na-wipe out yung mga investment namin yung time. Pero ngayon, this 2022, tuturuan namin yung sarili namin na mag-save. At the same time, mag-save ng tama. At the same time, mag-invest din sa gold.
Okay? Kasi, nasa insurance business ako, pero I just realized, ito yung isang realistic na bagay na pwede mong i-antiman makuha mo just like that. Pag in case of emergency, masasabi mo na liquid, pwede mo siya magamit na gano'n. Pero I do not intend to pawn it. Yun lang, kumbaga nagkaroon ako ng mindset na just in case. Just in case. Okay, so once again, ulit shout out ulit kay Mrs. Princess Mendoza. Sana mapanood mo itong video na to sa, and sana one of these days mamit kita in person. Sana bigyan mo ako ng mga tips kung paano pa mapaganda yung content. Tsaka sana, may influence ko din yung mga startup na nagbo-vlog pertaining to gold, na magkaroon ako ng more knowledge. Tsaka sana every time na, kung sakali sa next vlog ko, kung makapag-vlog na ako na bibisit ako sa isang jewelry shop, kung pwede, tsaka sa mga blacksmith, kung paano yung makasave na mag-iipon ka ng mga scrap goals tapos ipapa-reset mo sa kanila o ipapatunaw mo sa kanila para makapag-create ng bagong alahas na solid. Kasi ito, ngayon, medyo ano siya eh. Hindi ko masabi ko, okay siya na nakabili ka ng medyo manipis na gold. Pero, yun nga, pag na-deform, dinala mo sa pawn shop, bumababa yung value niya. So, I would say na mas maganda yung ganito sanang klase. Yung parang kagaya ng Lord sa Lord of the Rings, medyo makapal. Pero, yung sana nabili ko kasi, medyo manipis siya. Tsaka nakukuping, natitingkaw siya. Pero okay lang, sentimental value nga sa akin ko. So, iingatan namin ito ng partner ko. Ang gagawin lang namin, ipapareset. Pero, nadagdagan lang ng gold content para tumibay siya, para magmukha siyang solid. Or, maging solid pala siya talaga. So guys, ngayon nag-iisip ako, so sana sa next vlog makatulong kayo kung ano yung mas maganda kong i-content bukod sa yung pagpapareset ng alahas natin. Saka, yun lang. Sana talaga, pinag-pray ko sana mapanood ito ni Miss Princess Mendoza para pagbigyan niya pa ako ng mga more tips kung paano ma-enhance yung pagpa-vlog ko pertaining to this kind of content. Yun lang. Wala na akong maisip na sasabihin. So, sana lang tulungan nyo din naman ako guys na share nyo itong video nito, tsaka i-like, tsaka i-subscribe nyo para naman makapag-continue ako na mag-vlog. Kasi, ang tagal na ng YouTube channel ko eh. Siguro, it's been 2 years na during pandemic na wala pa ako sa 500 na subscribers. Ang hirap pala. Akala ko madali, pero mahirap. Pero nakaka-amaze lang yung kagaya nila Miss Princess Mendoza. Kasi nga dahil maganda nga yung content nila. Ang nangyayari, yun, na-inspire yung mga tao, na-educate yung tao. And sana yung next vlog ko, maging informative din. Sana, yun, na-inspire ko din yung mga kaka-age ko na mag-start mag-invest sa ganitong klase ng investment asset. So, yun. Anong oras na ba? Now, it's already 9:40. Meron pa akong shift ng 12 midnight. Medyo lumalagari tayo. And by the way, sinabi ko na rin ito kanina na engage ako sa insurance, sa sasakyan, sa lote, at saka meron akong regular job at night. So, imagine yung stress kaya. Yung mga stress pa ako ngayon. And sana guys, tulungan niyo ako na ma-boost ko yung mga subscribers ko sa YouTube kasi gusto kong ma-monetize, syempre. Hindi naman talaga yung reason kaya tayo yung gaano. Tsaka pero ngayon, medyo na-enjoy ko na yung ginagawa ko kaya hindi naman siya conflict sa schedule ko. Sana lang lumagalit yung partner ko. Sana akong sa kaulo ito, salita ko ng salita. Pero I'm doing this by purpose. Sana I get to inspire people to kahit na bago lang tayo sa ganitong channel, eh sana support nyo naman ako guys. Sige na guys. Okay guys, so gagawin ko lang tong 10 minute video, so pinapatagal ko lang para daw. Sabi kasi ng friend ko, pag the 10 minute videos tas tapos, yun, maganda siya kasi kumbaga na-apekto yung rate ng pag-review sa YouTube channel mo. So guys, yun, pwede kayo mag-comment down below kung gusto nyo pa-shoutout o magbigay kayo ng mga idea kung paano pa mapaganda yung vlog natin. And, yun.
dito ko natataposin yung video, and I hope that you like this video. If you like this video, please don't forget to subscribe on my YouTube channel. Okay, it's Jay Joaquin. Okay, and bibigay ko na yung comment description sa baba. Tsaka yung mga ano, kung may mga tips kayo kung paano pa mo, kung ano yung maganda pa i-content, please comment down below. Okay, so guys, thank you for watching my video, and have a great day. Bye-bye!